Kamakailan lang ay naglipa na ang mga reklamo kaugnay ng mga natatanggap ng mga text message mula sa mga hindi kilalang numero. Ang masaklap pa rito, alam ng mga nagtitext ang pangalan ng may-ari ng mga pinadadalhan ng kung ano-anong mensahe na may link o tinatawag na text smishing. Sa Senado ay may mga hakbang nang ginagawa para sa pag-iimbestiga nito, habang may ilan ding nagsusulong ng mga panukala para maiwasan na ang SMS smishing. Isa na rito ang panukalang batas para sa pagpaparehistro ng mga SIM card. Ang Senate Bill No. 1310 o ang panukalang SIM Card Registration Act ay layuning mapigilan ang paglipanan ng spam message at mga mapanglinlang na aktibidad gamit ang cellphone. Ayon kay Senator Christopher Bongo na isa sa mga co-author at co-sponsor ng nasabing panukalang batas, nakababahala ang text smishing dahil kilala na ng mga manluloko ang may-ari ng numerong kanilang ititext. Hindi pa malinaw anya kung paano ginagawa ng mga manluloko na nalalaman ang pangalan ng may-ari ng numero. Kaya sa kanyang panukala, obligado ang mga bibili ng SIM card na magpresenta muna ng anumang government-issued ID na patunay sa kanilang pagkakakilanlan. Tiwala sigo na kapag naisa batas, madali nang matitrace ng mga otoridad ang mga sangkot sa text smishing at mababawasan ang mga ganitong panluloko.